buong mundo. Night Eye Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy EWB, welcome to the program. Araw po ito para sa Reyna, dahil ang ating bisita po ngayon ay isang Reyna. She is inarguably the primetime queen and the box office queen. The one and the only, Marian Rivera. Hi, you know thank you. Maraming salamat. Kumusta? Happy. Ganda mo. Ganda nung sagot na yan. Happy. Hindi madali sabihin yon. Pag hindi nanggagaling sa loob, di ba? Lalo na during and after the pandemic. Mm-hmm. Pag-iisipan mo talaga, di ba? Kumusta ka? Happy. Mm-hmm. At nakikita namin yan. Pero hindi po ako mapapagod sa kasasabi na napakalaki po ng utang na loob namin. Napakalaking bahagi po ni Marian Rivera sa kwento po ng Fast Talk. Hindi totoo yan. Dahil ikaw yung kauna-unahang guest and that will always be important to all of us. Maraming salamat. Totoo. Speechless ako doon. Kasi sa tuwing mag-guest ako dito, palagi yan sinasabi ni Tito totoo. Boy. Kaya thank you. Hindi, maraming salamat talaga. Kahit tumumbling ako, sabihin mo gagawin ko. No, but I'm very happy that you're doing Balota. Mm-hmm. Alam ko na at this point in your life, napakahalaga ng pamilya. It's central to your life. Kaya ang tanong, bakit ginawa mo ang Balota? Itong film na ito. Nung binasa ko kasi yung script, Tito Boy, parang, alam mo yung may pulso ka na parang hinihikayat ka na gawin siya. May ganun akong pakiramdam nung binasa ko yung script ng Balota. Tapos sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung momentum na hinihintay ko na gumawa ng isang pelikulang hindi ko pa nagagawa. Mm-hmm. And you're very proud of the material. Bakit? Ang ganda ng message niya eh. Kumbaga manonood, maganda kasing manood ng isang pelikula na may matututunan ka, na paglabas mo ng sinihan, alam mo na, ay, may impacto sa akin at gusto ko itong gawin para sa sarili ko, para sa taong bayan, para sa pamilya ko. At napaka-relevant ngayon, di ba? Kagabi, si RD sent me some clips from the documentary na iyong ginawa a couple of years ago nung nag-judge ka sa Miss Universe. Mm-hmm. Directed yun by the one and only Dong, no? Yes. Napakaganda. But merong bahagi po doon sa documentary na tinanong mo yata o ikaw ang tinanong mama mo kung ano ang kanyang pangarap. Oo. Maging isang araw, ang sabi niya, maging teacher. Oo. And then you laughed. Sabi mo, alam mo, ma, pag tinatanong din ako, ang sagot ko, teacher. Can you go back to that conversation? Actually, naiyak ako noon kasi syempre hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao na si mama kasi is nagtrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. Ang nagpalaki sa akin, si nanay. So, lumalaki ako na wala si mama sa tabi ko, na si nanay yung nandyan para sa akin. And then suddenly, meron kaming gantong documentary na ginawa na tinanong ko siya. So, naiyak ako na grabe yung connection namin na kahit wala kaming communication, yung gusto niya at gusto ko pala iisa lang, which is maging teacher. Tama. At saka, alam mo, habang pinapanood ko yung documentary, sabi ko, anak ka ng lola, syempre, pero anak ka talaga ng nanay mo. Mm-hmm. Oo, she's a beautiful woman inside and out. At saka napakatapang. Alam niya ang gusto niya. Mm-hmm. Alam niya ang nagkulang siya. Wala ako dito, pero mm-hmm. nagtrabaho ko para sa'yo. Mm-hmm. Uuwi ako dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Mm-hmm. Di ba? I mean, makikita mo, how much of you, when you think about it, Marian, gaano kalaki sa pagkatao mo ang nanay mo? Malaki. Ngayon ko naiintindihan na may anak ako, nagtatrabaho ako, kung gaano kahalaga at ang hirap paghiwalay ng sarili mo na kailangan mo magtrabaho, pero kailangan mo ding alagaan yung anak mo. May mga pagkakataon na wala nga tayong choice eh, pipili ka lang ng isa. Maswerte ako ngayon na namamanage ko na mag-alaga at magtrabaho. Yeah, oh. Yung constant balancing act, di ba? And you play Emmy dito sa Balota na isang teacher po, di ba? Sabi mo kanina, merong mapupulot, may babaunin ang taong bayan. Pagkatapos mapanood ang pelikulang ito, alam mo natin lahat, darating po ang eleksyon. Talk more about your character. Sino si Emmy? Si Emmy ang teacher na may paninindigan. Na kahit anong presyong ibigay mo sa kanya, hindi niya ibibenta yung boto niya. Dahil alam niya, mahalaga yung boto niya. At dahil sa boto na yon, maraming pwedeng magbago. Hindi lang para sa sarili niya, para sa pamilya niya, kundi para sa taong bayan na mas nangangailangan ng pagbabago para sa bansa. How much of Emmy
ay pagkatao mo? Naku, parang halos more than half. Parehas talaga, halos lahat. Uh-huh. Paninindigan, pagmamahal sa pamilya. At ipaglalaban mo ang tama. Oo eh. Kasi ako bilang tao, very transparent ako eh. May mga pagkakataon, buti nga ngayon, medyo nagbago na ako eh. Minsan medyo pumipreno na ako eh. Pero dati talaga, what you see is what you get. Sasabihin ko kuning nasa loob ko at hindi ko i-filter yan kasi gusto ko maging totoo at yun ako. Having said that, noon yun ka. Pero sabi mo nga ngayon, medyo natuto ka na. What have you become? Mas careful ka na ngayon. Parang ngayon, pipiliin mo na kung anong ipaglalaban mo. Kumbaga, hindi lahat ng away kailangan sumugod ka. May mga pagkakataon na bago ka sumugod, kailangan may mga armas ka muna. Pag-iisipan mo muna. Kasi pag bata ka, mapusok eh. May nangyari nito, action agad. So ngayon habang tumatanda ka, natututo ka. Gagawin ko ba to? Anong magiging consequence ko? May mapapala ba ako? O titigil na lang ako? Hahayaan ko na lang ba o ilalaban ko? At meron so, ka na kasi meron ka na kasi mga anak, meron ka na kasama. Iba talaga. Naiiba yung perspective, 'di ba? At hindi lahat ng pagsugod panalo. Ay hindi talaga. Ganda. Mm-hmm. Oo. Lahat tayo nagbabago sa aspetong 'yon. Pagbata ka, oo nga naman, pride to eh. Bakit ako inapin ito? Sugod tayo. At natututunan natin 'yan. Pero dito si Emmy, hindi lamang ang kanyang ipinaglalaban ay ang kanyang sarili at ang kanyang pakiramdam, 'di ba? At ang kanyang ipinaglalaban ay prinsipyo para sa bayan. Mm-mm. Nanalo ka dito. Oo, di ba? Nanalo kang best at wow! Can I have that? Ang ganda! How? Wow! Isa sa pinaka-iginagalang pong award-giving body, ang Sinimalaya. Hindi ko na ipahawak sa'yo kasi medyo may kabigatan, di ba? Ilalagay natin dito. Kumusta yung pakiramdam, Marian? Noong tinawag ka nung gabing yun? Mag-re-rewind lang ako dun sa nangyari. Kasi nung gabing yan, magkausap kami ni Direk. Sabi ko talaga kay Direk, Direk, sabi kong ganun, excited ako para bukas, pero kinakabahan ako. Alam mo, sabi ni Direk, hindi, Marian. Kung ano man ang mangyari, alam namin kung anong ginawa mo sa pelikula. Alam na namin kung sino ka. May ganun siya sa akin. Tapos on the way, si Dong kasama ko sa kotse. May nakita kaming sa daan na parang verse ng Bible na sinasabi doon na kung para sa'yo, para sa'yo. Sabi ko, ano kayang message ni Lord para sa akin? Malapit na kami sa cinema, hinawakan ni Dong yung kamay ko. Sabi niya sa akin, mahal, kahit anong mangyari, ikaw ang best actress ko. So sabi ko, doon pa lang, panalong-panalo na ako. Ganda naman nun. Imbitahan natin ang lahat. Dahil dalawang tulog na lamang. Marian, please. Ako, ayan mga kapuso, eto na. Magsushowing na po kami nationwide. Sa October 16 na po ang balota. Sana po mapanood ninyo dahil ang mensaheng ito, hindi lang para sa akin, sa mga anak nyo, kundi para sa ating lahat. Na-mention ko kanina ang Rewind. Ngayon ba, let's not talk about balota, but other films. Mm-hmm. May pressure. Wala. 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 Kasi, you know, you okay. Umakyat talaga ng gusto, di ba? Minsan siguro yung pagiging kumita, nagbing box office and everything. Medyo feeling nila nape-pressure yung mga taong may ganong title. Pero for me, as long as maganda yung pelikula, maganda yung mensahe, at kapag lumabas yung mga tao sa sinihan, may matutunan sila, yun ang para sa akin. Oh, ang para sa akin naman, ang pananaw ko, pag halimbawa tinatanong kayo ng ganyan, naabot ko na eh. Di ba? I mean, no, really. Tito Boy, pakitanong po ulit. Sasagutin ko ulit. Oo. Marian, talaga yung tinanong ulit. May pressure ba? Because, you know, Rewind has become the top grossing film in the history of Philippine cinema. Pag may mga offer, pag iniisip kung gagawa ka ng mga pelikula in the future, in the mold halimbawa of Rewind, may pressure ba? Ayon kay Boy Abunda, naabot ko na. Well, masarap gumawa ng pelikula. Actually, yung naranasan ko, iba-iba sa Rewind, yung mga nakasama ko, actually, yun ang mas lagi ko nililook forward. Yung mga kasama ko na may matututunan ako sa kanila, na parang hindi ko pa nakakatrabaho, tapos nakatrabaho ko, tapos nagiging close ko. Tapos iba kasi yun eh. Yun yung priceless para sa akin. Yung behind the scene, kung paano magtrabaho itong mga tao na to. At sabi ko nga, pinaka-bonus dun talaga is kumita yung pelikula. Pero ang pinaka-mahalaga, ano bang natutunan mo sa mga kasama mo? Suportahan po natin ang nag-iisang primetime queen. Thank you. At box office queen. Let's do fast talk. Marian, primetime queen, box office queen. Both. Cavite girl, Makati girl. Cavite girl. Social, Jologs. Jologs. Gigiling, ako rin. Gigiling, hihiling.
Gigiling. Magluluto, maglalaba. Magluluto. Stage mom, stage wife. Stage mom. Harutan with dong, kulitan with kids. Both. Naughty ding dong, nice ding dong. Naughty ding dong. Paborito mong hawakan kay dong. Kamay. Paboritong hawakan ni dong sa'yo. Paa. Pinakaganado ka kapag? Palagi nakasmile yung pamilya ko pagising ko sa umaga. Pinakamaganda ka kapag? Everyday. Pinakamataray ka kapag? Pinakagabriyado sa mga mahal ko sa buhay. Your next project, pelikula, serye? Pelikula. Your dream role? Kahit ano, basta maganda. Your head, ito talaga, nakatagong talent? Beatbox. Yes! Oh! Talaga! Okay. Guilty or not guilty, pinakialaman ang phone ni Dong? Never. Guilty or not guilty, pinagselosan ang co-star ni Dong? Dati, hindi na ngayon. Guilty or not guilty, naglasing dahil heartbroken noon? Never. Guilty or not guilty, mahilig makichismis? Guilty. Guilty or not guilty, mahilig magvidjoke? Guilty. Guilty or not guilty, naligawan ng politiko? Not guilty. Guilty or not guilty, nautangan ng kapwa artista? Guilting guilty. Aral na gusto mong iwan sa mga anak? Huwag makakalimot sa mga taong tumulong sa iyo. Bilin mo lagi kay Dong? Mag-iingat palagi. Bilin mo lagi sa sarili? Love yourself to the fullest. Lights on or lights off? On and off gusto ko. Happiness or chocolates? Both, pero mas chocolate na lang. Best time for, pwede naman kasi, best time for happiness. All the time eh. Okay, isang salita na maglalarawan sa buhay mo ngayon, ano ito? Happy. Happy. Wow! Ano kanina yung sagot mo na basto? What was that? Beatbox. Kaya mo natin kaya magpasan ko kay Maria ng beatbox. Malalaman ho natin. Yan, una, pag sinasabing ding-dong, Marian, people would always think of a close-to-perfect marriage. Ano ang reaction mo pag naririnig mo yan? Pangalawa, hypothetical, dream project mangyayari. Pwede kang pumili ng limang artista. Sino ang iyong pipiliin at bakit? Malalaman ho natin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abuso. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin Marian Rivera. Beatbox. Napa-beatbox tuloy. Oo nga eh. Pwede naman. Sige nga. Konti lang ha. Konti wala lang, konti lang. Practice eh. Basta yun na yun. Ang hirap. Ang cute. Ang laway ko dyan. Mulat-mula, alam mo to? Bata pa lang kasi ako, nagbi-beatbox kasi mahilig ako sa mga hip-hop dance. Pero syempre, nung nag-artista na, parang nawala na sa kondisyon at hindi na nakakapag-practice. Pero nagbi-beatbox talaga ako dati. Galing. Ganito na lang. Isang eksena lang, pangarap ko ho ito eh. Marimarka. Ako pala dapat. Okay. Ikaw si Angelica. Naging kontrabida ako. Oo, ikaw. Oo, okay. Ako ang aapihin mo. Di ba may mga eksena na mga halikan mo ang aking paa, lumuhod ka, yung mga ganon. Gusto okay. ko lang ma... Sige, Marian. Gusto ko lang maranasan yan. Siya si Marimar, so ako si Angelica. Ako si Marimar. Okay. Ay, is that the way you pronounce it? I'm sorry. Angelica, hindi Angelica. Angelica. Angelica! Okay. Stop! Rolling! 5, 4, 3, 2, action! Marimar? Opo. Nalinis mo na ba yung kwarto ko? Hindi pa po. Bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Kinakausap kita, titingin ka sa akin. Natatakot po ako sa inyo. Bakit ka natatakot? Dahil hindi ko pa po nalilinis ang kwarto. So sinasabi mo sa akin na hindi ka naglinis ng kwarto, bakit? Ngayon pa lamang po, kasi marami pa po akong ginawa kanina. Ang ganda ng sagot. Halika nga dito. Pero may time kang landiin si Serio. Ha? Siya po ang lumalandi sa akin. Ano? Siya po. Tigilan mo ako. Lumuhod ka. Ngayon na! Lumuhod ka! Madudumihan po ako. Ako, wag na. O, natupad na. Natupad na ang ating mga pangarap. Thank you, Marian. Katuwa.
You know, every time people talk about your marriage, Ding Dong, Marianne, they'd say, that's the ideal couple. That's a close to perfect marriage. Pag nakakarinig ka ng mga komento na ganyan, anong reaction mo? Hindi naman. Para sa akin kasi siguro, wala namang perfecto eh. Pero kami as ni Dong, as a couple, palagi kaming nagtatry na maging mas maayos yung relasyon namin. Palagi kami nag-uusap. Siyempre, sino ba namang pamilya ang gustong hindi maayos? So, wala, hindi ganun. Parang ayaw namin isipin na ganun kami. Ang mahalaga sa amin, kami as a couple nagkakaintindihan, higit lalo dun sa mga anak ko. Tuwing darating ang eleksyon, hindi pwedeng hindi pag-usapan ang possibility na papasok si Dong sa politika. Ako madalas ako magtanong sa kanya, when you think about it, sa mga darating na mga taon, na maaaring pasukin halimbawa ng iyong asawa ang politika, ano ang iyong iniisip? Ay, hindi ako ready dito, ha? Pero alam mo yun, di ba? Na parati. Isa lang ang palagi kong nasa isip ko, mabuting tao kasi yung asawa ko eh. At talagang alam man nila o hindi nila alam, yung asawa ko talaga is mahilig tumulong sa kapwa-artista niya, sa ibang tao. At alam kong pure yung love niya at yung pagtulong niya na wala siyang hinihingi kapalit. So yung asawa ko, ganun ko siya nakikita. Can you imagine a life without Dong? Parang hindi, at ayoko siyang isipin. Ang hirap. The mere fact na pinakasalan ko siya sa harap ng Panginoon, doon pa lang sumumpa na ako na hindi ko kaya mawala siya. Isa siya sa nag-impluwensya sa akin kung paano mas maging mas mabuti pang tao para sa iba at para sa sarili ko. Kasi syempre, nung araw, pagkabite niya ka, probinsyana ka eh. Wala kang alam eh. So isa siya sa mga nag-guide talaga sa akin na ang mundo ay ganito. Ang mga tao ay ganito. So malaking factor si Dong sa buhay ko. Nung hindi pa nga kami mag-asawa, malaki na eh. What more nung mag-asawa kami? Ang dami kong natutunan sa kanya. At saka, alam mo, Rian, yung documentary na ginawa ninyo, ni Dong, Road to Miss You, that was the time po when you judged Miss Universe. Ang dami kong napulot dun, naunawaan ko kung bakit, halimbawa, ang tapang mo sa buhay, in a good way. Oo, yung ang lalim, sabi ko, okay. This is the reason why Marianne is Marianne and the way you respond to things. Doon ko naintindihan yun. Whose idea was that? Kanino yun? Dong. Kanya yun. Puro ano niya, mata niya yan, behind camera. Kasi sinasabi niya, maraming nakikita yung tao, pero marami silang hindi nakikita na nakikita ko. Asaka ang sarap, kasi lente niya. Lente niya yung dokumentaryo. I appreciate your mother, your lola, I appreciate you. Dahil binabalikan ko lamang po ng konti yung documentary, Road to Miss You. Okay, dream movie. Pwede kang pumili ng limang artista na makakasama. Hypothetical lang. Sino sila at bakit? Yung mga kaibigan ko, na-miss ko sila eh. Ana Fileo. Oo nga, napakahusay. Masyado na siyang busy sa workshop niya. Huy. Bubay. Si Dong gusto ko pa rin. Makatrabaho yan. Tapos, syempre kailangan nandun ako. Tapos siguro si Gabby Eigenman. Kasi magmula Marimar, nakasama ko na siya eh. Tapos yung last soap ko, kasama ko pa rin siya. Pili ka ng kontrabida. Kontrabida. Hindi doon sa lima ha. Any other actor. Pili ka ng isang kontrabida. Masarap ka kontrabida si Madami sila actually. Katrina Halili and Glyza De Castro. Galing. Diba? Silang dalawa kontrabida ko, laban ako. Subukan lang natin puntahan. Possible title. May araw din kayo. Ang ganda nun. Abangan niyo po yan. Yan, please invite everybody to support and watch Balota. Mga kapuso, Balota po sa October 16 na po yan. Sana po suportahan niyo po kami. At finally, papalabas na po siya nationwide. Dalawang tulog na lamang po. Martes, Miyerkules, umpisa na po, panoorin ho natin, Balota. And of course, directed by Direk Kip. Kip. Para po sa mga guro at mga estudyante, magpakita lamang po kayo ng valid IDs. Meron po kayo discount around the country para po magkaroon kayong pagkakataon mapanood ang Balota. Starring the one and the only Marianne Rivera. Ayan, salamat. Thank you. Ayan, thank salamat. You, Tito Boy. Maraming salamat. Good luck. My love to the kids and to Dong. Thank you. At mabuhay ang pelikulang Balota. Yay! Night, night, kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin araw-araw, sa inyong mga puso at tahanan. Be kind. Make your nanay and tatay proud. And say thank you. Like teachers, do one good thing a day and make this world a better place.
Goodbye for now and God bless.